Hello, magandang umaga mga ka-fiber. Ayan, ka-fiber TV. Marahil nakikita nyo yung ating photo na nakapost. Ang photo po na yan, yan po ay tinatawag na ating surfacing mat. Ayan, surfacing mat ang tawag dyan. Dito sa amin, tissue fiber. Ayan. Ang thickness nyan ay 0.3, yan, 0.3 cm, sobrang nipis lang po niyan. Yan, 0.3 cm, ang isang metro po niyan ay 30 grams lang, yan, 30 grams. Sa mga nagtatanong at hindi alam kung saan ginagamit yan, bakit po may tissue fiber or surfacing mat, bakit po merong ganyan, yan. Saan po ba ginagamit yan? Yan, kung nagtatanong ka ng kung saan ginagamit ang tissue fiber, yan, pakipakita ko sa inyo at sasabihin ko. Yan, sishare ko lang yung aking experience ng tissue fiber. Kadalasang ginagamit ang tissue fiber sa mga mold making. Yan, sa mga mold making. Yan, alam nyo ba na ang mold making ay ginagamitan ng tooling gel coat. Yan, halimbawa tooling gel coat, nag-apply ka ng tooling gel coat, after mo siyang matuyo, di ba maglalatag ka na ng fiberglass. Yan, fiberglass, ilalatag mo na first ply. Ang unang gagamitin mong first ply ay tissue fiber. Yan, bakit tissue fiber? Kasi yung moldy mo, yung halimbawa yung moldy mo, marami siyang mga corner, sharp corner or mga masisela na parte ng molde na mahirap talagang i-fold ng ating pangkaraniwang fiberglass mat, mas madali na gamitan ng tissue fiber. Bakit? Ang tissue fiber po ay yan, talagang manipis siya, madali siyang i-fold at sumusunod siya sa resin. Yan, sa surfacing mat, yan, kung tawagin natin. Ang pinakadabi sa kanya, apit na pit siya sa molde. Ibig sabihin, hindi magkakabula ang molde mo, hindi masisira. Yan, hindi magkakaroon ng hangin kapag ka ipiniting mo siya sa gel coat. Yan. Yan po ang kaibahan ng tissue fiber. Yan. Sa mga hindi pa nakakagamit ng tissue fiber, yan. Ito, sinare ko na. Ito ang pinaka the best na first ply natin sa ating paggawa ng molde o sa ating paggawa ng product. Yan. Ito si Ka-Fiber TV. Please subscribe. Marami pa kayong matutunan.